May naging nakakatawang sagot nga itong si Russell Westbrook sa kanyang post-game interview matapos ka ng kanilang laban against sa Golden State Warriors. Pinag-usapan kasi nila yung kanyang hamstring injury at kung ano ba nga daw ang naging dahilan nun. Well, ang sinabi lang naman neto ni Westbrook, baka maaari nga daw na ginawa kasi akong off the bench kaya nga yung hamstring ko ay nagkaganon. Kaya nga daw na tweak yung kanyang hamstring dahil for the last 14 years daw ay sanay siya na laging starter at hindi uupo muna bago maglaro. Yan nga ang paliwanag ni Russ kung bakit nga daw siya nagkaroon ng hamstring injury nung preseason nila. Ganyan din ang sinabi ni Russell Westbrook last season nung si Coach Frank Vogel ang nang bangko nga sa kanya at ginawa siyang off the bench, which is, mga idol, very ridiculous nga daw ayon sa maraming NBA fans. Nakakatawa nga daw yung dahilan neto ni Westbrook. Parang hindi naman daw siya nagwa-warm up bago talaga maglaro. Parang hindi nagsushooting, parang hindi nga daw nagwa-workout pregame. Kaya naman hindi pinaniniwalaan ng maraming NBA fans itong paliwanag ni Russ kung bakit nga daw siya nagkaroon ng hamstring injury. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang magandang performance ni Jason Tatum na nagbuhat nga sa kanyang team na Celtics sa panalo. Well, tinalo lang naman nila itong sila Embiid, 126-117, sa likod nga ng kanyang napakagandang performance na 35 points, meron siya dyang 12 rebounds, 4 assists, 1 steal and 1 block. 65% field goal percentage, mga idol. Nagdagdag na rin siya na ng 7 free throw. At syempre tinulungan din siya ni Jaylen Brown with also 35 points, 3 rebounds, 2 assists, 2 steal at 1 block. 58% sa field goal, mga idol. Very efficient itong Big 2 na itong ang Boston Celtics. Tinulungan pa sila ni Grant Williams with 15 points. Hindi nga naging sapat yung performance si James Harden. Kahit nga napaganda rin ang kanyang performance, 35 points din, 8 rebounds and 7 assists. Joel Embiid with 26 points and 15 rebounds, Tyrese Maxey with 21 points. At the start, mga idol, si James Harden ang nagte-take over, kaya nga Sixers ang lamang. Pero simula nang itong si Jason Tatum at Jaylen Brown ay magtulungan ay doon na nga tatalo ang team ng Sixers. At para nga sa ating panghuling balita na ipag-usapan naman natin ang napakagandang balita ni Joe Lacob para nga sa team ng Golden State Warriors at sa Warriors fans. Dahil natanong nga kasi siya about sa napakalaking tax bill at salary bill ng Golden State Warriors by 2024 na abot nga na sa halos 480 plus million. Well, ang naging sagot naman neto ni Joe Lacob, kailangan mo nga daw mag-invest ng money to make money. At para nga rin daw ma-retain yung kanilang mga good players ay kailangan niyang gumastos. At sabi niya hindi nga daw nila pinoproblema yan ngayon. Tsaka na yan kapag kailangan ng bayaran. Parang ang pinapalabas si Joe Lacob ay manalo muna tayo ng championship. Tsaka na natin problemahin yung malaking gastos na yan. So masarap sa tenga for sure para nga sa mga Warriors fans. Dahil committed itong si Joe Lacob na manalo muna ng championship. Priority niya ang championships, number 1 sa listahan niya ang mga rings, bago nga itong mga gastos ng Golden State Warriors.